Madalas sa mga eksena lang sa TV o pelikula, nananakot ang mga artista. Iyon pala'y mayroong iba sa kanila na mayroong mga totoong mga karanasang nakakasindak sa kanilang personal na buhay. Panoorin ang mga ghost story ni celebrity. Iba't ibang mga eksenang aakalain mong guni-guni lang o bunga ng malikhaing imahinasyon sa pelikula. Pero pinatutunayan nila ang kani-kanilang karanasan sa totoong buhay. Ang dating child star na si Matet de Leon na nakilala sa pelikulang horror na Takot Ako. Takot Ako. Ay sinundan pa ng nakakakilabot na karanasan sa loob mismo ng kanilang tahanan ngayong siya'y may pamilya na. One time, kaibigan ko itong magre-reband sa akin. Pinapunta ko sa bahay para wala na masyadong abala. Si Matet? Ay, nasa loob po. Halika, pasok po kayo. Pinapasok ng maid. Sandali lang po. Bababa na daw po si ma'am. Okay, thank you. Thank you. So, sa madaling salita, ayun na, nag-rebanda kami, na nagluto, pinagluto ko pa sila, kasi kaibigan ko nga. So, ito na, naghahapunan kami, sabi sa akin. Oo ba? Wala pala grabe naman yung isang yaya mo. Ha? Sinong yaya? Isa lang naman yaya ko, siya lang yaya ko. Ano? Isa lang yaya mo? Ikaw talaga, niloko mo ako. Sabi niya ganun. Sabi ko, ni ate, isa lang talaga maid ko. Hanggang sa maya-maya, nagalit. Nanlaki yung mata niya. Sabi ko, bakit? Matet, may isa pa kayong katulong dito sa bahay. Si Matet? Ay, nasa loob po. Halika, pasok po kayo. Nilingon siya, tapos sumiti. Mababa na po si Mango. Okay, thank you. Thank you. So ngayon, nung hinahanap nila sa akin, wala. Alam mo, binilisan nila kumain, lumayas sila. Nangilabot ako kasi ako ang taong mahilig sa mga katatakutan. Pero pag sa akin na nangyari, parang hindi ko siya kayang i-handle. Diba? Ibang klase, fresh! Ang komedyanteng si Viveka ay nilukuban naman ng sindak ang kanyang pagkatao. Bata pa akong nag-asawa nun, wala lagi yung husband ko. Siguro sabihin ng iba, nananaginip ako. Pero alam ko yung nakita ko eh. Siguro maybe in between na natutulog ka, tapos na nagising ka, half nagising ka, kasi may napansin ka na may tao sa paligid mo. Lahat yun nasa bandang paanan ko. Ang mas nakakatakot yung nasa bandang kaliwa ko. Kasi nakadukwang siya sa akin. Tapos yung makakamay niya, mahahaba yung daliri niya, tapos mga kuko niya. Nakapa-reach out siya lagi sa tiyan ko. Tapos babae siya, alam ko eh. Pangit na babae, parang impacta. Kaya ako nasabing babae kasi may yung katawan. In Jesus name! In Jesus name! Habang ko siyang nararamdaman, habang nakikita ko sila, parang pikit-dilat, andun pa rin. Patakot ka ng patakot, haba ka natatakot, di ka na makahinga, gusto mo lumalabang kayo. Jesus name! Jesus name! So nag-albularyo, may kapit-bahay. Sinabi nga niya, may engkanto doon ng lalaki, ng malaking tao, na black, na gusto kong kunin. May gusto sa akin, something like that. Hindi rin naman talaga agad-agad nawala. Ang nakagamot lang, umalis ako dun sa bahay. Halos hindi makapaniwala ang premyadong direktor na si Brillante Mendoza. Habang binubuo niya ang pinakabago niyang obra maestra na pinamagatang, Sapi. Pagkat may ilang eksena na hindi lang daw nakunan ng kamera, maging siya ay nakaranas ng kababalaghan. Lumayas ka dito! Ay, punta kami sa isang lugar
isang liblib na lugar, kasama ko yung mga artista. So, nag-shoot kami. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pag-uwi ko, natulog na ako, ganyan-ganyan. Tapos parang may kagat yung left eye ko dito, sa dulo. Sabi ko, akala ko kagat ng lamok. Tapos biglang lumalaki. Mga siguro mga ano na, mga 3 a.m. na, umabot na siya dito sa gitna. So kung kagat siya ng lamok, dapat dito lang. Eh bakit parang lumilipat siya dito? Tapos dito siya lumalaki sa gitna. I kept calm. Nagkalmado ako. Tapos nagdasal ako. Kasi naglagay ako ng hot towel dito. Pero tinanggal ko, wala na siya. Maging ang aktor na si Tonton Gutierrez, hindi rin nakaligtas sa isang nakakakilabot na karanasan habang ginagawa ang pelikulang Dalaw. Meron siya kayo ni Paring Amado? When we were doing Dalaw, kay eksena ko yung asawa ko, si Glydel Mercado. So, we had this scene na parang nag-aaway kami inside this house na ang tema is away kami, exit siya. Meron doon sliding doors na mga kapis ang ano niya, pero parang square-square na ganyan, di ba? Pareho lang tayo, Ernie! Nung natapos na yung filming ng Dalaw, pinatawag kami ng director, ng mga producers. Sabi, halika, punta kayo dito sa editing. Ta kami, pinanood namin. Merong batang nakasilip. I was there, I was standing in front of that sliding door. Mexican si Glydel, wala naman ako nakitang bata. You know, when I saw it, may literally, yung mga buhok ko sa braso ko, parang nagtayuan na gano'n. Parang, is that real? Wow! Talagang meron pala mga spirito nagpapakita. Hindi nila lubos maisip ang nakapangingilabot na hiwagang pangyayari sa buong buhay nila nang minsang balutin sila ng...